At sorry naman ang mga miyembro ng KOJC matapos makita mga ulat na hinaharas umano ng mga miyembro ng KOJC ang ilang miyembro ng media. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Diba, nagsisigaw kayo tulong sa media. Ngayon at nandito kami, sinisigawan nyo kami, kami ang bayaran. Nagkainitan ang ilang miyembro ng media at Kingdom of Jesus Christ sa harapan ng KOJC compound sa Davao City pasado alas 10 kagabi. Nagkasagutan ang dalawang grupo matapos tawagin ng mga taga-KOJC na bayaran at bias ang mga media na nagko-cover sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi rin nakaligtas ang sasakyan ng PTV matapos ding harasin ang mga crew nito. Agad namang nagpa-blotter sa Buhangin Police Station ang mga hinaras na miyembro ng media. Dismayado sila dahil paulit-ulit daw itong ginagawa ng mga miyembro ng KOJC. May ilan pa ngang nasugatan at nasaktan dahil dito. They should be liable to their own acts and they should stop threatening, slandering, and intimidating people because it doesn't speak well of their institution. Agad namang nag-sorry ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion sa inasal ng ilang miyembro ng religious group. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ang bugso ng damdamin kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo biased din talaga sa tingin ko, ha? Patuloy ang panawagan ng mga miyembro ng media na ihinto na ang panghaharas sa kanila ng mga miyembro ng KOJC. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa kongreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.